Oh, first time in my life. Bigla ako natakot doon ah. Ah, hiningal ako. Layo ko doon ah. Oh my God. Ay, kagubatan na yun. Diyos ko, nagtayuan lahat ng buhok ko. Ang tahimik kasi walang kahangin-hangin. Tapos, biglang sumayo yung mga puno ng lakas na tahimik. Hindi lahat ng dahon. Hindi lahat ng... Kundi nakatumpok lang na doon. Tapos nung tinignan ko ulit, humangin ulit sa palabas na. Diyos ko, para ako sinundan. Oh, Diyos ko. Tumayo ang aking mga... Oh. The first time in my life. Bigla ako natakot doon ah. Ah, hiningal ako. So, today's video nga ayun. Habang ako yung naglalakad, so tahimik lang ako. Ginukuhanan ko yung paligid. So, dahil nga kagubatan, ayun, tahimik lang ako. Mag-isa lang ako. Naglalakad ako. Ah, yung feeling ko may sumusunod sa akin. Yung pakiramdam ko, ayun, tumatayo yung buhok ko sa basa aking batok, tapos parang tatayuan aking mga badahibo sa aking mga baraso hanggang binti. Pero relax lang ako, tapos kinukuha ng paligid. Ayan. Pero doon na nagsimula nung kinuhanan ko nila yung loob ng gubat, tapos parang pagkuha kong ganyan, biglang lumamig, tapos gumalaw yung mga dahon, gumalaw yung parang isang puno lang talaga siya na gumalaw. Isang puno lang talaga siya, tapos umiba na agad yung pakiramdam ko. Noong una naman medyo okay naman ako, parang wala lang, relax na ako. Kinukuhanan ko yung mga mangroves. Ang nangyari, basta nung kinuhanan ko talaga yung gubat, yung loob ng gubat, siguro parang ayaw siguro nilang kuhanan, kasi talagang gubat na gubat talaga siya. Hindi kasi siya sa mismong daan ko kinuhanan, yung mismong looban ng gubat. Ayun, parang talagang makita mo talaga na gumala yung dahon, ang lakas ng ugoy ng puno, tapos parang umiikot-ikot yung hangin, yung dahon niya. So, isang puno lang, tapos bigla akong bumalik talaga ako, pero relax na yung pagbalik ko, parang wala lang. Pero yung ang feeling ko, kakaiba na siya, yung kakaiba sa kakaiba yung nararamdaman ko. Noon ko lang nararamdaman yun, parang the first time in my life. Bigla ako natakot doon ah. Ah, hiningal ako. Anong panahon. So ayan guys, dito yan sa Tung Chung, kung saan ito yung bundok na ayan may araw. Ayan yung rescue trail. Ngongping rescue trail. Hinihingal ako dahil sa nangyayari kanina, hindi ko inaasahan. So ayan, dito tayo ngayon sa may ilog na lang. So kukuha sana ako ng mga video pa doon sa kagubatan na yun, sa gitna ng kagubatan, kasi lang na para tayong pinababalik dahil mag-isa nga lang ako. Talaga ang tahibik ng lugar guys, walang katao-tao, tapos mapuno syempre gubat, tapos bigla siyang nagdumuyan yung dahon, parang malakas ang hangin sa doon sa may dulo lang sa taas. Pagtingin ko lang malakas talaga siya, kasi umatras ako, bumalik ako. Nung nilingon ko, ayan yung hangin, alam mo yun, nasa palabas na siya, tapos nakatumpok lang siya, alam mo yun, yun lang ang parang isang puno lang ba yung ang gumalaw, hindi naman lahat. Diyos ko, bigla akong tumayo ang aking mga balahibo hanggang sa binti ko, ang buhok ko sa buhok ko sa likod. Diyos ko Lord, talaga siya. Hinihingal ako, nagsitayuan, alam mo yun, maangat talaga yung mo, as in tahimik akong naglalakad pabalik, tapos sabay takbo. Natakot ako bigla, ano ba yan? Pero ito na lang muna ang ating ipapakita sa inyo guys. So ayan, nakauwi na nga tayo at naranasan natin ang kahindik-hindik, katakot-takot na pangyayari. First time in my life na nangyari yon. Natatakot talaga ako. Hindi ko akala na ganun ang mangyayari sa aking paglalakad. So, madalas naman akong pumupunta sa ganun. Pang ilang beses ko na pumupunta sa lugar na yun, naglalakad ganyan. Pero kanina talaga nagtayuan yung, alam mo, nag-umpisa yung parang lumalamig yung yung bato ko. Tapos biglang umaangat yung mga buhok ko. Yung parang katayuan yung mga buhok ko. Pababa, alam mo yun, yung parang winter.
siya na wala kang jacket, nagtatayuan mo ang mga balahibo, hala, balahibo mo hanggang binti. Diyos ko Lord. Tapos tahimik ako naglalakad para akong nakalutang. Hindi ko malaman ang aking gagawin.